kalat na kalat po ito ngayon sa social media. Ang ating pinag-uusapan ay isang babae ang dumulog, ang pumunta sa Pasig City Prosecutor's Office at nagsampa ng demandang rape laman kay Vong Navarro. A new girl. This is a new girl. Hindi natin pwedeng pangalanan dahil wala pa tayong masyadong impormasyon. Pero kasama po natin ngayon via phone patch ang abogado po, si Attorney Virgilio Battaglia. Lawyer of the alleged rape victim of Vong Navarro. Good evening, Attorney. Magandang gabi, Attorney Battaglia. Magandang gabi po sa inyong dalawa. Magandang gabi. Okay, Attorney Battaglia, pakiconfirm muna ang balitang nakalap namin. Totoo nga ba na ang iyong kliyente, isang babae ang nagpunta sa Pasig Prosecutor's Office at nagsampa ng kasong rape laban kay Vong Navarro? Tama po yun at kinukumpirma ko na kami ay nagsampa ng kaso sa Pasig Prosecutor's Office kaninang bago mag-alas ng hapon. Oh. Okay. Attorney Battaglia, bakit lamang ngayon? Ayon sa aming impormasyon ay naganap ang alleged crime, alleged rape, noong 2010. Bakit ngayon lamang lumabas ang iyong kliyente? Ang biktima po ng rape ay may 20 taon para mag-file ng kaso. At ang kliyente ko ay 4 taon lamang, kaya hindi ganun katagal yun sa mata ng batas. Attorney Battaglia, pwede ho bang magtanong kung sino ang kumuha sa serbisyo ninyo? Who approached you? Ako po ang chairman ng Linga Pinoy Foundation na nagbibigay ng libreng abogado sa mga taong nangangailangan, lalong-lalo na yung mga walang kayahan. Lumapit po sa akin ang biktimang ito dahil sa siya ay nagkaroon ng lakas ng loob sa mga pangyayaring, alam niyo naman po yun. Ano mga pangyayaring ito, Attorney, para klaro lamang? Naglakas ng loob ang iyong kliyente, ang biktima, ang alleged victim, dahil sa anong pangyayari po? Yung pong pangyayaring may nagsampa ng kaso kay Vong Navarro ng rape dahil sa nakita niya na pwede palang mangyari ito na paulit-ulit sa mga ibang babae na katulad niya. Okay. Attorney Battaglia, base sa inyong pag-uusap, because I would assume na kayo'y nabigyan na ng pagkakataon makapag-usap ng iyong kliyente. Ano ang dahilan na kanyang ibinibigay? I mean, alam ko may 20-year provision ng ating batas na pwede pang magsampa ng kaso. Bakit nag-antay siya ng 4 taon bago lumabas at magreklamo? Karapatan niya ho yun. At hindi ko kayang sagutin ng kanyang damdamin. We're not allowed to mention her name, right, Attorney? Dahil wala pang consent? Yeah. Alam po po. Attorney Battaglia, mapanghas na tanong, pero ito ang iniisip ng iba. Itong iyong kliyente, itong alleged victim, wala itong koneksyon sa grupo nila Cedric Lee. Tama po, tama. Wala. They're not connected to each other. Okay. Attorney Battaglia, what else can you share with our viewing public? Ano pa ang nais mong sabihin sa atin para mas malinaw at mas klaro itong pinag-uusapan natin ngayon? Ang kaso po ay nakasampa na sa Prosecutor's Office. At kami pong mga abogado ay naghihintay lang ng tamang proseso ng ating batas upang magbigay ng mga detalye sa kaso nito. Okay.